kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Teleradyo. Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata, meron kayang darating. Ano man ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to His will. Handang dumamay at makinig sa'yo si Brother June Banaag OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa nag-iisang Teleradyo. Mga impormasyong may epekto sa publiko. A recommendation para maagapan ang pagtaas ng COVID cases sa lahat ng panahon. Malaking bagay. Dito nakasalalay ang ginaharap ng ating bansa. Uli, marami rin tayo mabibigay ng mga trabaho. Makakabangon po tayo. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya bigyan ng serbisyo. Makulong talaga sa kanya. Malaking saludo. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at serbisyo publiko sa bawat kapamilya. We are great. Ang kapalang kamay. Ng pagkakataon, mandito tayo para sa ating mga kapamilya. Ang iisang Teleradyo. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito opinyon at pananaw ng himpilan at ng pamunuan ng network. Magandang umaga, bayan! Umaga! Pinaniniwalaan nangungunang boses ng ating bayan. Kakampi ni lolo't lola, nanay, tatay at kabataan. Bilang puro salita, nakikita sa gawa. Serbisyong publiko para sa masa at madla. Marami na siyang napatunayan. Siya si Noli De Castro, ang ating kabayan. Kabayan, di tayo papabayan. Talaga maaasahan si kabayan. At ngayon, narito muli ang nag-iisang kabayan, si Noli De Castro. Magandang umaga, bayan! Miyerkules ngayong kabayan, ha? Nako, ilang tulog na lamang, ho? At bagong taon na. Si Kabayan Noli De Castro po, hanggay ka siyang pangayong umaga. At ito na, ang ating mga follow-up po mamaya. Magpa-follow-up po tayo. Ito, maraming nagtumatawag sa amin. Kailan ba daw magiging regular ang biyahe ng mga bus sa probinsya? Ayun nga naman, ano? Dahil magbabagong taon, no? Marami ang gustong umuwi. Kaya ang iba nagtsatsagado sa mga van. Yung mga van na illegal, di ba? Ay ang mahal daw naman, doble ang pamasahe. Ay illegal pa. Ang problema ho niyan, pag na-aksidente, naku, wala kayong insurance. At ito mga hog racers po ay umaangal na, sumisigaw na sila. Ano ba? Hindi na ho nabigyan ng pansin ng Department of Agriculture. Ang inaatupag ho ng Department of Agriculture ay umangkat ng frozen na karne ng baboy, frozen na galunggong, mga isda, gulay at kung ano-ano pa. Wala na. Kawawa. Pati nga ho bigas, di ba? Ini-importo natin. Wala na. Kawawa nga ating mga magsasaka. Kaya yung mga anak ng mga magsasaka, ayaw nilang kahit pagkatapos ng college, ayaw nilang magsaka eh. Ayaw nilang balikan yung kanilang lupa.
Hindi na, ayaw nila dahil hindi naman ho kumikita. Update din ho tayo sa naging pisala pa rin ni Odette. Patuloy pa rin hong umaangal ang ating mga kababayan sa kakulangan ng pagkain at ng malinis na tubig inumin. At sa ating serbisyong panalo, mamaya meron ho tayo pa-follow up na naputulan ng paad dahilan sa diabetes. Naku, ay magandang aral din po ito sa ating mga kababayan tungkol dito sa sakit na diabetes. Ito muna mga follow-up ng ating Radio Patrol, si Ana Zirezo. Nasa Bukawi, Bulacan. Alamin natin, sa Paputok Capital ng bansa, ang Bukawi, Bulacan. Ana, good morning! Good morning, kabayan. Ayon sa mga ilang nagtitinda dito, baka raw maaga silang magsasara ng kanilang tindahan dahil paubos na ang kanilang mga pailaw at paputok. Ngayon pa lang, kabayan, wala ka nang mabibiling luces, pati na rin mga pailaw na pwedeng pangbata tulad ng walis, happy flower, at saka ang mga ilang fountain dito at saka mga aerial pyrotechnics, mahirap na rin hanapin. Kwento ng mga negosyante, pinakyaw ang mga pailaw dito dahil maaari sindihan sa mga kanya-kanyang bahay ngayon ang mga ito. Dagdag nila, ngayong taon lang raw sila nakaranas ng mga maagang ubusan ng mga paninda. Nagkaroon kasi ng shortage ng supply ng chemical na ginagamit pang gawa ng pailaw at paputok, kaya mas konti ang bumagsak sa mga tindahan kumpara ng mga nakaraang taon. Ang mga paputok naman na maaari lamang gamitin sa designated firecracker zones o community areas ay mas madali pa sa ngayon hanapin. Pero sabi ng mga negosyante dito, kabayan, posibleng maubos rin ang mga ito bago ang December 31 dahil nga limitado ang supply. Ang mga kwitis naman halimbawa ay iilang piraso na lang sa halos lahat ng tindahan dito. Paalala naman ng DTI sa mga mamimili, laging i-check muna sa mga bibili nilang produkto kung may Philippine Standard Mark License o PS License ang produktong bibilin. Kahapon, nag-inspeksyon sila at ang PNP kung saan nakapagpumpiska sila ng higit 600 paputok na may halagang 40,000 pesos dahil wala itong lisensya o PS Mark. Nilinaw rin ni PNP Regional Director Matthew Bakay na sumama sa inspeksyon kahapon na hindi naman talaga total firecracker ban dahil base sa Executive Order 28 ni Pangulong Duterte, pwede ang mga pailaw sa labas ng bahay habang ang mga regulated na paputok ay maaari sindihan sa designated community areas. Pero paalala lang, kabayan, sa mga mamimili, i-check muna nila sa mga LGU nila kung may ordinansa bang nagpapabawal sa paputok ng total firecracker ban talaga. Dahil nakadepende pa rin ito sa inyong LGU kung pwede kayong magpaputok ng mga firecrackers sa community areas. Ayon sa PNP resolution, ito naman kasi ay para sa kaligtasan ng mga mamayanan. Sa ngayon, kabayan, nakatala na ang DOH ng 23 firecracker-related injuries mula noong December 21. Kabayan? Maraming salamat si Ms. Ana Zirezo mula sa Bukawi, Bulacan. Okay lang ho yan. Mas atapagan ninyo ang bumili ng pagkain. Mas importante ho yun. Ang paputok, hindi nyo makakain ho yan. Yan inimbento sa China. Namana lang natin sa China, pero sa China, hindi ho ganun. Hindi individual ang nagpapaputok. Community, yun ang ini-introduce din ho sa ngayon, yung mga LGUs, na sila na lamang ang magkaroon ng, alam mo na, magpaputok para hindi yung kalat-kalat at hindi nag-iingat, lalong-lalo na mga kabataan, ay sige, baka ho kayo magbagong taon na kulang ang kanyang mga daliri o kaya ay bulag. Teka, paputok pa rin. Alamin natin kay Lady Vicencio, nag-ikot naman sa Divisoria tungkol sa bentahan ng paputok. Ayan, baka kay ma-raid din dyan ng DTI, ha? Lady, good morning! Yes, kabayan, good morning. Nandito nga tayo ngayon sa Divisoria kung saan na meron ng mga ilan-ilan sa ating mga kapamilya ang nagsisimula ng bumili ng mga pailaw at paputok na gagamitin nila sa pagsalubong ng bagong taon. Pero ayon nga sa mga nagtitinda, ay hirap sila ngayon na magbenta dahil tumaas ang presyo ng mga paputok tulad na lang ng mga pailaw na lucis at fireworks o at fountain. Ang lucis kasi, kabayan, dito na dating 10 piraso na mabibili mo ng 50 pesos ay 70 pesos na ngayon. Ganon din ang mga fountain
na mabibili ng 35 pesos hanggang 200 pesos depende sa laki. Maraming mga nagtitinda dito sa Divisoria nagbawas ng paninda ngayong taon dahil sa taas ng presyo ng paputok matapos magsara ang ilang paggawaan. Limitado rin ang pwede nilang ibenta dahil sa firecracker ban. Sa inilabas naman na executive order ni Manila Mayor Isko Moreno, ipinababawal ang Super Lolo, Atomic Big, Triangulo, Five Star, Plapla, Piccolo, Giant Whistle Bomb at iba pang mga paputok na overweight firecrackers na higit sa 0.2 grams ng pulbura ang bigat. Ganon din ang oversized firecrackers na may maiksing fuse at pumuputok sa loob ng 3 segundo dahil ito ay delikado nga na gamitin ayon sa alkalde. Ang mga fireworks naman kabayan, meron ding mabibili dito sa Divisoria na 700 hanggang 1,200 pesos pero limitado lang dito sa Maynila ang fireworks sa community fireworks. At kaya inaibisuhan. Ako, nawala si Lady Vicencio. Naghang po ang kanyang signal mula sa Divisoria. Sa bagay, sa mga nakalipas na taon ay bumaba ang mga kaso ho ng mga napuputukan o napipinsalang katawan dahil sa paputok. Meron din pong mga napipinsalang ari-arian dahil sa paputok ha. Karaniwan ay mga sunog ang nagiging dahilan. Kaya kung kayo magpipilit ay ingat lang ho kayo. Pero ang pinakadabeso niyan ay huwag na kayo magpaputok. Ha? Para sa ganon ay hindi kayo maputulan ng daliri o kaya ay mabulag. Punta naman tayo sa Pampanga, si Gracie Rutaw. Oh, paputok din. Ang nagkalat na rin daw sa Pampanga. Gracie, good morning! Good morning, kabayan. Sa kabila nga ng sumisiglang bentahan sa mga paputok dito sa Pampanga, may mga naitala na ring fireworks-related injuries sa buong Region 3. Pero ayon sa DOH, mas mababa ang bilang nito kumpara noong nakaraang taon. Isa-isa nang nagtatayuan ng pwesto ang mga nagbebenta ng paputok sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue sa lungsod ng San Fernando, Pampanga. Ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, may mangilan-ngilan ng bumibili. Eh, para sa mga bata, safe naman ito eh. Masaya ang karamihan sa mga nagtitinda ng paputok dahil kumpara noong nakaraang taon, gumaganda na ang bentahan ngayon. Paborito pa rin ang iba't ibang klase ng luces, fountain, at pyrotechnics. Yun nga lang, medyo tumaas ang presyo ng mga paputok at pailaw ngayong taon. Bulacan from suppliers, tumaas yung presyo. Halos every year naman tumataas eh. Pero okay pa rin naman bumili para dahil lalo na nawawala na yung COVID at saka pampatanggal ng malas sa 2021 sa lubong sa 2022. Samantala, kabayan, siyam na ang naitalang fireworks-related incident sa buong Region 3 mula December 21 hanggang 26, 2021. Dalawa ang mula sa Bulacan, anim sa Pampanga at isa sa Tarlac. Ayon sa DOH, mas mababa ito ng 91% mula sa 97 na kaso sa magkaparehong petsa noong nakaraang taon. Karamihan, dahilan ng fireworks-related injury ay mula sa Quitis, Baby Rocket, Five Star, Boga at luces. Sa ating pong pagsalubong ng ating bagong taon, pinapaalala po natin na mapanganib ang paggamit ng paputok. Lahat ng paputok ay bawal sa bata. Lumayo, of course, lumayo po kung tao tayo nagpapaputok, nagpapailaw, lumanod lang tayo sa malayo. Huwag mahulot ng nandiyan sumabog na paputok. Magpagamot, kumonsulta po agad sa ating doktor pagka po naputukan. Kabayan, dagdag pa ng Department of Health, kung hindi talaga maiwasan ang magpaputok, tiyakin lang naligtas ang sarili, ang pamilya at kapwa sa panganib na maaring dala ng mga paputok. Kabayan? Maraming salamat si Gracie Rutaw mula sa Pampanga. O ito naman, aba, sabi ni Jackie Pascual, meron daw mga lungsod sa National Capital Region ay bawal ang paputok. Yun ang the best. JK, good morning. Mga anong lungsod dyan, JK? JK? Lahat ng
Good morning, kabayan. Maraming mga lungsod to kabayan na ipinagbabawal na ang lahat ng uri ng paputok dito sa NCR o sa Metro Manila ngayong pagsalubong sa bagong taon. Yung ibang lungsod naman ay limitado lang ang papayagan at dapat may permit. Halimbawa, kabayan, uunahin natin. Sa Las Piñas, nagkasana sila ng Oplan Iwas Paputok 2021. Sa anunsyo ng LGU, ay mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit at pagbebenta ng lahat ng uri ng paputok sa lungsod. Ito ay para makaiwas sa disgrasya gaya ng sunog at maiwasan rin ang dagdag na polusyon. Sa Muntinlupa naman, ipinagbabawal rin ang anumang pyrotechnic device at paputok para sa kaligtasan ng mga residente. Ayon sa LGU, target nila na maulit muli ang zero firecracker casualty sa lungsod, kaya ipinag-utos ang paglagay ng checkpoint sa ilang mga kalsada. Maari naman anya magpaingay gamit ang mga alternatibong paraan. Sa Pateros, bawal rin ang paputok kahit na yung mga luces at sparklers. Ayon sa LGU, kailangan mag-apply ng permit kung gustong magsagawa ng fireworks display. Bawal rin, kabayan, sa Valenzuela ang paggamit, pagbenta at kahit ng pagmamayari ng paputok. Ang mahuli, maaring magbayad ng multa na 5,000 pesos o pagkakulong ng 30 araw. Sa ibang lungsod naman, pinapayagan ang mga fireworks display pero may mga kondisyon. Halimbawa, sa Pasig, bawal ang paputok maliban lang sa designated firecracker areas o events na nakakuha ng permiso sa City Hall. Ganito rin ang patakaran sa Mandaluyong na sinasabing pwede ang fireworks display basta't may permit. Pwede rin gumamit ng luces at fountain basta't sa designated places lang sa barangay. Sa Manila, gayon din, pwede ang fireworks display pero dapat rin may permit. Bawal magsagawa ng sariling fireworks display ang bawat household o bahay. So kabayan, no, yun lang ilan sa mga LGU dito sa NCR na nag-anunsyo na ng pagbabawal o limitation sa paggamit ng paputok ngayong bagong taon. Mga kabayan, ano yan? Ano yan? Iko-congratulate natin. Sino-sino? Pateros. Ito kabayan, yung Las Piñas, Muntinlupa, Pateros, Valenzuela, Pasig, Mandaluyong, Manila. Yun lang kabayan, ang initial natin na nakita na nag-announce na talaga. Meron na talagang official announcement at meron na rin silang ordinance sa kabayan. Uy, congratulations sa kanila. At least yung mga mayor dyan gumagawa ng paraan para may kaiwas sa sakuna. O tama ka, yung pollution, kita mong uso. At saka, baka ikaw ba hihikain? Ako naman kabay hindi, pero may mga kapatid ako kabayan. Nahikain? Nako! Oh, yes. Ay, nako. Magkulong sila sa kwarto kapag may nagpapaputok sa kanilang mga paligid, ha? Yung mga kwitis, mga paputok na yan, mausok yan. Ay marami saka na akong alam na tuwing bagong taon ay tinatakbo sa ospital dahil mga hikain. At kabayan, may nagkomento rin kasi sa atin, no, pati daw mga alagang hayop, ayaw din sa ingay. Nagwawala. Correct. Kaya dapat iwasan na lang itong mga paputok ngayong bagong taon. Ang ginagawa ng iba para maingay, inilalabas yung kanilang malalaking speaker, stereo. Tapos iko-connect mo lang sa Spotify. O, hindi may music ka na, maingay na. Yun na yun. Oo, pwede kabayan. Mas safe pa yun kabayan. Mas safe pa. Oh. Okay, Jackie. Maraming salamat, Jackie Pascual. Yun o, ang mga taga-NCR na mayor. Congratulations. Napag-uusapan ng mga mayor sa NCR, ha? Ang Quezon City, ito yung pinaka-sampung pinakamayayamang syudad in total assets. Aba! Congratulations kay Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Siya ngayon ang number one na unungusan niya ang Makati. Ba, malaki ang lamang, ha? Malaki ang lamang, halos kalahati. Pangalawa ngayon ang Makati, kaya congratulations sa dalawang syudad na ito. Kay Mayor Binay ng Makati at kay Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Sana makinabang ang taong bayan sa kayamanan na ito. Malaki, malaki ang 452,333,012. Sa Makati, 238,464,094. Ay, yung susunod na Maynila, malaki na ang diferensya, malaki na ang pagkakaiba. Ito ang top 10, ha. Quezon City number 1, Makati City, Manila, Pasig, Cebu, Mandaue, Taguig, Davao, Caloocan at Zamboanga. O, may nakasingit pala na hindi NCR. Ang Cebu, Mandaue,
Davao at Zamboanga. Yan. Sa probinsya naman, probinsya. Kung muna tayo sa probinsya. Top 10 wealthiest provinces in total assets. Ang sorso nito ay COA Annual Financial Report 2020. Sa mga probinsya, oh, kay Governor Gwen sa Cebu, number 1. Oh, malaki din ang diferensya ho ng Cebu sa Batangas na number 2. Sa Batangas, congratulations, Allah, eh, number 2 kayo. Pero malayo sa Cebu. Ang number 3 ay Rizal, number 4 ay Davao de Oro, pagkatapos number 5 ay Bukidnon, Negros Occidental, ito naman yung mga binagyo. Isabela, Surigao del Norte, o binagyo din. Palawan, nako, binagyo din, number 9. At Iloilo, nako, binagyo din. Ito ho, eh, siyempre, mababawasan yung kanilang mga total assets dahil gagastos ho sila ng malaki. So yan ang top 10 wealthiest cities in total assets sa buong Pilipinas ho yan. At yung sampuding pinakamayamang probinsya in total assets sa buong Pilipinas. Sa inyong lahat, sa mga lokal na opisyal, congratulations! 21 minuto makalipas ang alas 8. Ang sumbungan ng bayan, Kabayang Noli de Castro. O si Nico Bagsik, presyo daw ng prutas sa Paranaque. Di ba naniniwala tayo ho na ano ba yun, 12 klase ng prutas pag magbagong taon dahil swerte raw yun. Bakit bilog? Hindi ba pwedeng square? Sinasama niyo ang pinya, eh pinya maraming mata yun. Alamin natin mula kay Nico Bagsik. Nico, good morning! Magandang umaga sa iyo, kabayan. Nandito nga tayo ngayon sa palengke ng Paranaque dito sa Mayrojas Boulevard para kamustahin ang bentahan ng mga prutas bago magbagong taon. Nag-umpisa na nga tumaas ang mga presyo ng mga prutas dito, kabayan. Lalo na ang mga bilog na prutas na kadalasang handa sa medianoche. Kung ikukumpara sa presyo sa Balintawak ng nakaraang linggo na pinuntahan natin ay mataas ng 30 hanggang 50 pesos ang mga presyo dito. Ito ang mga presyo ng kadalasang hinahanda sa medianoche, kabayan. Ang milon ay 100 per piraso. Ang pomelo naman ay 160 per piraso. Ang kiat-kiat, yung maliliit na pongkan, ay 50 to 60 ang kalahating kilo. Ang pongkan naman ay 40 pesos each ang isang piraso. Ang Fuji apple ay 4 sa 100. Ang peras naman ay 3 sa 100. Ang longgan ay 200 per kilo. Ang pinya nga na nabanggit mo, kabayan, na hindi naman bilog pero maraming mata, ay 100 per piraso. Ang chico ay 60 pesos ang kalahati. At ang grapes ay naglalaro sa 230 hanggang 300 per kilo. Depende kung may buto ito o wala. May ilan-ilan ding mga namimili na dahil ayaw daw nilang makipagsiksikan sa mga sumusunod na araw, lalo na ngayong hindi pa nagtataas ng todo ang suki nilang nagtitinda. May mga nakausap din tayong mga nagtitinda dito at ang sabi nga nila, hindi nila maitaas ang presyo ngayon dahil mabibigla ang kanilang mga suki. Kaya naman, kahit maliit ang tubo nila ay pwede na din. Pero asahan daw, kabayan, na bukas, December 30 at December 31, isperas ng bagong taon, na magmamahal na talaga ang mga ito dahil iyak na ihahanda ito ng ating mga kababayan sa medianoche. At iyan ang latest dito sa presyo ng mga prutas sa palengke ng Paranaque. Balik sa iyo, kabayan. Maraming salamat si Nico Bagsik. O ito naman, tumaas na rin ang presyo ng lechon sa La Loma. Habang naka-display at puro usok ng jeep, puro alikabok ang nakukuha ng balat ng lechon. Gustong-gusto naman yung kainin, yung balat. Naglalaro daw sa mahigit 8 hanggang 13,000 piso ang presyo ng lechon. Magkano ba dati ito? Di ba mga 4,000 lang ang lechon? Ngayon daw mahigit 8 hanggang 13,000 piso ang presyo ng lechon. Tumataas ang presyo ng lechon, tataas din o ang presyo ng inyong dugo. Ha? Hapampahay blood ho yan. Teka mo na, ito yung tanong ng ating mga kababayan. Meron ba daw biyahe pa ng mga provincial na mga bases o nadagdagan ba? Ha? Si Ginoong Alex Yage, ang Executive Director ng nagkakaisang samahan ng nangangasiwa
ng panlalawigang bus sa Pilipinas na yung dating PIBOWAP. Tinagalog lang nila. Kaya humaba lalo ang kanong titulo. Alex, sige, Mr. Alex, good morning. Happy New Year. Happy New Year, kabayan, at saka sa lahat ng mga nanonood na nakikinig sa ating ngayong umaga. Eh, paano ba? Ano bang ginawa na ng DOTR sa mga bus? Kasi ang jeepney hanggang ngayon, maangal pa rin. Ang mga bus naman, may mangilan-ngilan sa PITX na bumabiyahe. Ano bang pagkakaiba nun? Actually, kabayan, wala pa rin malaking pagbabago. Mm-hmm. Ganun pa rin, kakaunti pa lang ang biyahe galing sa PITX papunta ng Southern Luzon at saka Visayas. Pero point to point yan, di ba? Lahat point to point. Okay. 48-hour pre-booking, point to point. At hindi ka pwedeng bumaba along the way. Okay. Yung galing naman sa Norte, wala pa rin pagbabago, wala pa rin biyahe galing sa mga regions 1, 2, 3 at saka Cordillera. Ang ginawang sistema, ang plano ng LTFRB ay magbukas ng city routes na Metro Manila routes na i-coconnectan nila sa Bukawi Terminal. Yung Bukawi Terminal, bababa ka doon, papos sasakay ka uli. Ganun nga, kabayan. At ang pangamba namin ngayong magbabagong taon, lalo na ngayong hapon, bukas o December 31, dadagsa na yung ating mga kababayan, pupunta ng uuwi ng probinsya o pabalik dito sa Metro Manila. At hindi nila alam na kung saan sila pupunta. Kasi malamang niyan, dadagsain na naman yung ating mga terminal ng mga provincial buses dito sa Manila. Katulad nung nangyari nung nakaraang Pasko. Oh. Na marami na stranded sa mga terminal dito sa loob ng Manila. Kasi kulang sa bus, kulang sa biyahe. Walang bus na bumibiyahe na diretso dahil hindi allowed ng LTFRB. Kailangan point to point, diretso. Kailangan muna, pupunta ka muna ng Bukawi. Katapos yung ng Bukawi. Yung Bukawi ba, yun ba yung inlet na tinatawag? Ayan po, doon sa may Philippine Arena. Inlet. Bihira nakakaalam no, meron palang bus terminal dyan, inlet. Inlet, Nagbabaya din kayo doon? Actually, ang singil nila ngayon ay dalawang klase, no? Pwede kang on a per bus basis ka. So, magbabayad ka ng loading and unloading fee. Oh. At pwede ka rin naman mag-arkila ng isang bay. Babayaran mo ng buwanan yun. Okay. Eh, kayo ba ay nakakadaan pa ng EDSA? Hindi na, kabayan. Hindi na rin? Hindi na kami. Hindi kami nakakadaan ng EDSA. Pag provincial bus ang dumaan ng EDSA, ay hinuhuli ng MMDA. Kasi ang dapat lang ngayon yung carousel. Yung carousel lang ang dapat dumaan sa EDSA. Ay, kaya pala yung mga terminal ninyo, sarado na, wala na. Sarado yung opening sa EDSA. Pero yung mga dinadaanan namin ay doon sa likod. At kabayan, meron din mga terminal ng mga provincial bus sa Monumento, Sampaloc, at saka sa Avenida. So ang bawal lang EDSA, along EDSA? Bawal along EDSA. So hindi na rin napapakinabangan yung inyong mga terminal? Ay, hindi na rin, kabayan. Sarado nga yung opening sa EDSA. At actually, meron mga MMDA na traffic enforcer na nandun sa harapan. Oh. At kahit na yung mga pasahero, talagang yung mga naghahatid ng pasahero, mga motorsiklo or mga kotse or ano, taxi, hindi pwedeng pumarada doon. Kaya huhulihin kayo ng MMDA. Oy, paano yan? Wala pa rin. So, ganun pa rin? Walang pagbabago? Actually, ang pangambangan namin mga kabayan, ngayon mag-uuwihan yung ating mga kababayan, ay wala silang masasakyan papunta ng probinsya. At kailangan lang, ang rason kasi ng kabayan ng LTFRB na bawal, pinagbabawal ng IATF ang pagpasok ng mga provincial bus dito sa EDSA. Samantalang yung mga alert level system na pinatupad noong November 17, pagka alert level 2 na, kabayan, pwede na yung interzonal
at saka interzonal oh. na biyahe. Oh. Kaya yung mga panlalawigang pamlalawigang probinsya ng ano ng Pangasinan, Bataan, Abra ay pumapayag na sila na makapasok ang mga provincial buses. O, hindi ba yun ang problema? Provincia. Yung mga LGUs lang? Pumapayag na nga sila. O, pumapayag na nga eh. Oh. Eh, ang mangyari ho, yung IATF, ang ginagamit na rason ng LTFRB, kaya ayaw kami papasukin dito sa loob ng Manila. Ang mangyayari niya, kabayan, dalawang sakay, tatlong sakay yung ating mga... Oo, hindi, ang kawawa panalakan. Niya, di ba pag probinsya ka naman, may mga bit-bit ka? Hindi naman yung katawan mo lang ang dala mo eh. Probinsya yan eh. May pasalubong ka. Yun ang mahirap. Akalain mo, bababa ka doon sa inlet, sa Bukawi, tapos sasakay ka uli papunta ng Metro Manila. Tama yan, kabayan. O, di at, doble gastos, doble pagod. Doble gastos, doble pagod. At saka doble ang oras mo, kabayan. Siyempre. Actually, ang Bukawi, wala pang 30 kilometers so yan eh, papasok na Manila. So kung magaling kayo ng probinsya, madaling araw kayo darating. Pagdating nyo sa may Bukawi, exit. Kung tutuloy ho kayo ng Manila, siguro 20 minutes nasa loob na kayo ng Manila. Pero kung tutuloy pa kayo ng ano, inlet terminal, sigurado maghihintay kayo, aabutin kayo ng mga dalawang oras ng paghihintay. Sasakay, maghihintay ka ulit ng bus. Papunta Manila. Oh, sasakay ka. Ay, grabe naman pahirap pala sa mga galing ng probinsya o papunta ng probinsya, no? Yun nga, kabayan, dapat pag-aralan mabuti ng LTFRB yung kapakanan ng ating mga pasahero. Kasi naku, kawawa naman sila. Lalo ngayon. Mukhang malabo na yan. Hindi nila alam patapos yung gagawin nila sa New Year. Saan sila pupunta? Ayun nga, wala. Nangangamba kami. Marami na naman may stranded sa ating mga terminal. May tao pa ba sa LTFRB? Wala na kaming naririnig eh. Wala nang gumagalaw. Yun yung mga plaka ng motorsiklo, matatapos na rin ang taon, wala pa. So, yan ang problema natin ngayon. Ang nakikinabang ngayon, yung mga van, nagtsatsaga yung mga kababayan natin, pero mahal ah, kwando sa mga kolorom na van. Yun nga, kabayan eh. Actually, nung Pasko, pati yung mga kolorom na van, mga Grab, mga taxi, ginamit na ng ating mga kababayan. Pag alam naman natin, pag sinakyan mo yung mga ganyang klaseng sasakyan, unang-una, napakamahal, at saka ang mangyayari ho niyan, ay wala ho kayong kasiguruhan na ligtas kayo. Kasi walang health protocol na pinapatupad. Wala na. Oh, sa bus at least, meron pa kayong alcohol o face mask, face shield. Pagdating sa van o kotse, wala na yun. Ang maganda ho sa bus pa, may contact tracing ho tayo, mga sinusunod sa bayan. Yun, oo. Ay wala, hindi nata na nakikita ng LTFRB yun eh. Yun nga ho eh, siguro sa tulong ninyong programa, matulungan nyo kami. Makarating ho dun sa ating kinauukulan, sa ating Pangulo. Baka naman ho, tulungan niya, lalo na ngayon, magbabagong taon ho. Kawawa naman po yung ating mananakay. Ewan ko ha. Pero mabalita ko eh, wala na. Paano yung mga bus ninyo? Meron diyan mga hulugan. Paano yung mga konduktor ninyo, mga driver niyo? Paano nangyari na? Anong nangyari na? Doon ho sa mga bangko, hindi na ho talaga nakakabayad. At ganun pa rin, yung mga ating mga empleyado, wala pa rin trabaho hanggang ngayon. Wow, so, yun ho ang nakikita nating dagdag na pasakit sa ating mga kababayan po. Eh, may nakakausap ako mga bus operator, pag kayo dahil nagre-reklamo, ginigipit kayo ng LTFRB, totoo ba yun? Totoo. Actually, nakikinig naman po sila, kaya lang po, hindi sila umaksyon. Ikaw naman, gusto mo pang umaksyon, nakinig na nga. Hindi nga po eh. Ay, nako. Kami po, nakikiusap lamang po para sa kapakanan mo ng pasahero. Hindi lang pasahero, kundi pati sa negosyo nyo. Yeah. Meron pa bang negosyo? Wala na kami nakikitang hinaharap eh. Kaya kailangan natin na isang presidente na makikinig at a-aksyon. Hindi lang makinig lang ha. A-aksyon sa mga problema ng ating mga kababayan. Maraming salamat Alex ha, at condolence. condolence. Nakikiramay kami sa nangyayari sa inyo. Matagal na, ilang taon na? Mahigit na? Magdadalawang taon na kabayan ngayong Marso. Kaya
Mabuti na lang ay mayroon kaming mga kaibigan na katulad ninyo na nagmamalasakit, kabayan. Salamat. Salamat, salamat, Alex. Ha? Maganda umaga at Happy New Year! Happy New Year, kabayan. Okay, ingat, ingat. Si Ginong Alex Yage, ang Executive Director na nagkakaisang samahan ng nangangasiwa ng panlalawigang bus sa Pilipinas. Ito naman, iba naman ang problema dito. Sa baboy naman. Ay nako, hindi natapos-tapos. Matatapos na ho ang kanilang panunungkulan sa pamahalaan. Nag-iiwan pa sila ng napakalaking problema. Via Zoom, si Ginong Jester o Chester Warrantan, ang presidente ng National Federation of Hog Farmers Incorporated. Maganda umaga po, Mr. Chester. Magandang umaga naman po, kabayang Noli. Eh bakit tumataas daw ang presyo ng lechon sa Laloma dahil patuloy daw ang pagtaas ng presyo ng baboy? Yun naman po, kabayan, taon-taon naman po yung ating presyo sa lechon. Talagang pagdating po ng Christmas at New Year ay tumataas po talaga yung ating presyo. In normal times po, nasa 7,000 to 9,000. Ngayon po, nasa 9,000 to 11,000. 11,000, oo. Eh, pero meron ba tayong baboy pa na supply? Lalo ngayon na Chester, binagyo ang pinanggagalingan ng baboy, Visayas at saka Mindanao. Paano yan? Tama po, kabayan Noli. Napaka-importante po yung ating connectivity no, from Mindanao to Visayas to Luzon. Yun mong mga na-delay nung nakaraang Pasko. Ngayon po, bago mag-New Year, ay sabay-sabay po dumating. Simula nung Lunes hanggang siguro at 30, tuloy-tuloy po yan padating. So, hindi po tayo mawawalan ng supply. Oo. Ito yung baboy na ano, na sariwa. Hindi yung imported, ha? Tama po. Local po yan, domestic. Galing ng Visayas tsaka ng Mindanao. Oh. So ano ang nagpapataas talaga sa supply ng baboy? Maliban sa, of course, siyempre nabawasan ang supply ng baboy maliban sa ASF tapos binagyo pa. So ano pa ang nagpapataas? Ang talagang nagpataas po dyan na kabayan Noli is yung inputs po ng ating mga farmer. Napakamahal po, lalo na po yung mga imported na raw materials na ginagamit natin sa ating feeds. Ay tumaas po ng halos 30% to 40%. Wow. Opo, kaya po yun po ang isang reason na bakit talagang tumaas po ang ating livestock. Hindi lang po sa baboy, pati po sa mga manok. Imported ba mga patoka ng manok at pagkain ng baboy? Yung meron po tayong dalawang ingredients kagaya po ng trigo or yung tinatawag yun, nating imported wheat. Yun. Saka yung soybean meal, yan po ay inaangkat po natin yan kasi po wala po tayong available dito domestically. Tumaas po, halos 100% po ang tinaas ng kanilang presyo. At saka mahirap daw i-import ngayon. Tama po, yung transport fee rin po ay napakamahal po domestically and internationally. Kaya yan rin po ang isang nagpadagdag kaya tumaas po ating mga inputs. Eh ang sabi sa Visayas region, dahil sa bagyong Odette, maraming mga barko o mga barge ang nasira. Yan ba yung nakaka-apekto rin sa inyo? Ano ba sinasaka nyo papunta dito sa Maynila na galing Visayas na supply ng baboy? Kabayan Noli, dalawa po kasi ang ating paraan para makarating yung produkto dito sa Luzon. No? Oh. Meron tayong tinatawag na by land na siguro 20-25% ay by land. Okay. And siguro 75-80% by vessel. So yung sa barko naman po, tuloy-tuloy yun, na-delay lang ng isang linggo o hanggang 10 araw. Ang naging malaking problema po natin yung by land dahil po nagkaroon ng problema yung Visayas Port, yung Biloan Port, saka yung San Ricardo Port. So yun po yung magpapatagal dun sa turnover ng ating pagbiyahe. Dati po, isang linggo, balikan na po yan, round trip. E ngayon po, more than 10 days po ang isang round trip nila. Ibig sabihin niya, yan din ang magpapataas sa presyo ng baboy. Karne. Not necessarily po magpapataas siya kasi naman po, yung mga hindi dumating nung Christmas, buong linggo po yun, walang nakarating na produkto. So ngayong New Year po,
sabay-sabay na po yan simula nung Lunes, Martes, ngayong araw po. Tuloy-tuloy po yung parating dahil po na-delay lang. Kaya sa tingin po natin ay mamimaintain po natin yung ating presyo simula ng December hanggang katapusan po ng December. So, ibig mo sabihin, lang po, yes po. Hindi tataas ang presyo ng baboy? Nasa ano pa rin po, na-monitor po namin, nasa 300 to 350 pa rin po. Tatlong linggo na po ito or isang buwan na ganito ang ating presyo. Okay, so umaasa tayo na babaha rin ang supply ng baboy dahil kamo hindi nakarating yung Christmas na dapat dumating. Ngayon, nagdadating na. Tama po. Okay. Maraming salamat sa iyo, Chester. Ha? Good morning. Good morning po, Kabayang Noli. Merry Christmas po at Happy New Year sa inyong Happy New Year, Happy New Year. Ingat. Thank you. Sige noon. Chester Warantan, ang presidente ng National Federation of Hog Farmers Incorporated. Yun, sabi ni Chester, may supply daw tayo po ng baboy. So, ang nagpataas talaga sa lechon ay dahil ngayon ay season. Marami bumibili ng lechon dahil magbabagong taon para sa kanila masasarap na pagkain. Ha? Ang kinakailangan nun. Kaya nga may mga bilog na prutas kasama ho yan sa mga pinaniniwalaan natin. Sabi ni Franco, kaya daw binibili din yung pinya para maraming nakikita. Ayos ha. Dahil maraming mata. Naku ha. Saan mo nabasa yun? Oras po natin, 8:18 na lamang bago magikasyam ng umaga. Ang nangunguna at nag-iisang boses ng bayan, Kabayang Noli De Castro. Ang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo. Mga kapamilya, manatiling nangunguna sa balita at impormasyon at sumali na sa ABS-CBN News Viber Community. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Ito some tips para sa ating mga kababayan. Kaya naman namin, pero paunti-unti at na lang. Street smart! Wari walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Teleradyo. Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata, meron kayang darating. Ano man ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to His will. Handang dumamay at makinig sa'yo si Brother June Banaang OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa nag-iisang Teleradyo. Mga impormasyong may epekto sa publiko. A recommendation para maagapan ang pagtaas ng COVID cases sa bansa. Travel restrictions sa 10 bansa. Naulat na nakalap mula Luzon. May tuturing pagmamahal sa wika ang pagbago sa ilang salitang Pilipino. Hindi matatawaran ang galing ng mga kabataang Pinoy. Very proud ang Pinoy crowd. Ako po ang inyong action man, Julius Baba. Ako po si Tony Velasquez. Visayas. Pagkikan din sa Visayas. Ako si RC Dalaget. Hanggang Mindanao. Yes, umaga notisya sa Kina Mindanao. Yo si Jewel Reyes. Ating sinusuyod para maihatid ang pinakamaiinit na balita sa Headline Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali sa nag-iisang Teleradyo. Nay, tay, at sa lahat ng gumagabay sa kabataan sa pag-aaral, stress ka ba sa pagtuturo? Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Si Mayor Dennis Sabando ng Rojas sa Palawan. Mayor, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo, sir. Opo, salamat po. Ay, kamusta po kayo dyan sa Rojas? Sa ngayon po, medyo okay na rin po. Talagang, pero napakarami po talaga na damage sa amin din sa Rojas. Noong karaniwang na damage po dyan? Marami po. Yung may mga tulay ba? Tulay? Meron po. Kain total ng mga bahay po. Ahay, naku. 3,000 po, family. Wow, 3,000 na mga bahay. Ano ito? Totally damage po? Total po. Total po 'yon. Nako po.
Ano yan? Saan ho yung, bakit ito, tabing dagat mga, ba? Mga po ito kasi mga kubo-kubo lang po. Kubo-kubo, ayun. Wala naman kayong dagat dyan, di ba? Meron po. Meron din. O, sa tabing dagat, marami ho ba? Sa tabing dagat po ito, sir. Marami yung nasira. Po, pero yung mga partial houses po na damage, mga sa nasa 12,749 po. Ay, madami pala. Ay, di marami pa kayong mga evacuees? Sa ngayon po, nagsiwa na rin po sila, sir. Umiwi na rin. Ay, paano ho ang pagkain ng ating mga kababayan? Ang nagiging problema, pagkain at saka yung inumin tubig. Opo. Ang sa ngayon po, yung sinaka-problema po namin, yung mga power supply po namin, talagang wala po ngayon. Mayroong mga roads po and bridges na nasira at mga siyempre po yung dito sa amin sa poblasyon, yung water supply po namin, hindi pa gaano. Na-restore na rin po pero hindi pa gaano. Na-restore na rin po. Pero ilang porsyento ang may kuryente na kayo? Wala pong kuryente. Wala pa rin? Wala po, generator po. Saan na ho nakaubot ang kuryente dyan sa Palawan? Nasa Puerto Princesa po. Puerto Princesa pa lang? Parang nasa po, yun po, hanggang doon pa lang po. Oo. Pero kung ako'y pupunta dyan, galing ng Puerto Princesa, kamusta yung highway? Ngayon po, nadadaanan na po. Pero nung last week po, wala po, hindi na talaga, hindi po madaanan. So, number one problema pa rin nyo, wala kayong kuryente? Kuryente po. Ano pa ho nagiging number one problema nyo? Ngayon po, mga pagkain po, baka kulangin po kami. Ay, may dumarating humang tulong mula sa national government? Meron din po, meron po dumating na pagkain. Marami na rin po nagbigay sa amin. Okay. Galing po kay Presidente, kay Vice President, Lenny Robredo, tapos ating po nga DSWD. Okay. Tapos po, nagbigay din po yung Red Cross. Oh, Red Cross, kay Senator Gordon. Opo. Tubig inumin. Kulang po ang tubig inumin po namin. Wala ba ho nagkakasakit dyan? Wala pa rin po. Wala naman. Di ba may mga farming din ho kayo dyan? Na-damage ho ba yung mga farm natin? Opo, ngayon po ang marami po. Okay. Ano mga produkto yung nasira ho? Ngayon po, ang dami po. Mga nyug. Tapos yung mga nyug po, mga saging po talaga nagtumpa. Madali masira yan. Oo. Kayo ba nakapagbakuna na? Ilang porsyento na ang bakunado dyan sa inyo? Ngayon po, nasa 35% pa lang po kami. 35%? Apa. Ay ngayon, hindi kayo pwede magbakuna dahil walang kuryente at walang magbabakuna din. Meron din po. Tuloy-tuloy din po. Tuloy-tuloy? Okay ha. Tuloy-tuloy ang bakuna ho nyo. Apa. May supply ho ba ng bakuna? Hindi ba nasira ang bakuna nyo? Hindi po. Naka-generator naman po. Okay. Okay, Mayor. Maraming salamat po sa follow-up. Good morning. Good morning po. Salamat po sa inyo, sir. Sige, salamat sir. Po. Ingat po, ingat. Papa, ingat din po kayo. Salamat po. Happy New Year. Si Mayor Dennis Abando ng Rojas sa Palawan. Malayo-layo ho yan. Si Mayor Lucilo Byron. Ito, Puerto Princesa City. Mayor, magandang umaga po. Good morning, kabayan. Magandang umaga sa mga listeners natin. Regular naman ho ang lipad ng aeroplano dyan sa airport, ano? Hindi naman nasira yung airport natin kahit na yung runway. Wala na. Good. Pero sabi ho ni Mayor, may kuryente na raw dyan sa inyo sa Puerto Princesa? Ilang porsyento na ho? Sa bayan pa lang, sa kabayanan. Sabagay, kasi ang Puerto Princesa, mas maraming consumer sa bayan. Oo. Kaya ang report ng Paleco sa amin ay 80%. Possible talaga yon. Pero yung lahat ng rural barangays, wala pang kuryente yung going north. Ano pang problema ho? Maraming tumbang mga poste. Mga electric poles. Ayun. Ilan ho? Meron ho bang casualty dyan sa inyo? Meron. 15 yung namatay dito. At yung isang missing, siguro i-report na rin namatay yon dahil hanggang ngayon hindi pa nakikita. 15 ang namatay pero may missing pa at ilang araw na yon? Nung 17 pa yon nangyari, hanggang ngayon, missing pa, hindi pa dinideclare na patay. Napatay, pero missing pa rin, matagal na. Dinideclare na talaga yun na patay na. Pero ano ang number one problema pa rin ng Puerto Princesa? Number one problema, yung mga tao, mga kababayan namin, nawala ng hanap buhay, nawala ng pagkukunan ng pagkain. Kasi yung mga farm nila, yung mga alaga nilang hayop, nawala lahat.
Ay, mga bahay, nila, mga bangka. Sa bahay ho. Bahay ho, pati bahay. Kasi yung bahay, sama-samang nagdumating yung malakas na hangin, tapos matinding ulan, at saka baha, tapos sinundan pa ng landslide sa mga landslide areas. Oh. Kaya yung tinamaan ng landslide, wala talaga nakitang bahay. Yung karamihan ng bahay na tinamaan, mga ano, mga giba-giba sila. Maliban yung mga semento at saka yung maganda yung pagkagawa. Ayun, wow. Ganun pala nangyari. Di paano yung mga motorboats sa mga mangisda? Di sira din ho yan. Oo, na yun, nawala ng hanap. Na, ang report sa amin, 1,495 na motorized bangka ang nasira, totally damaged. Ngayon, may 200 plus na non-motorized yung sagwan-sagwan. Sagwan, oo. Oh, kasi yung sagwan-sagwan, maraming naiangat dahil magaan lang yun. Oo. Yung mga maliliit na dimakina na iakyat nila, hindi nasira. Pero yung mga malalaki dahil hindi kayang pasanin, naiakyat sa lupa, yun, nagkandasira talaga. Kaya yung kabayan, yung mga bangka na nagsiservice sa mga pumupunta sa underground river, kwan yun eh, mahigit 90, tatlo lang ang naiwan, lahat nasira. Ay, di na maapektuhan ang tourism dyan sa inyo? Oo, sa ngayon, ano, tatlo lang yung maaaring tumakbo. At hindi pa naman ganun kalakas yung turismo dito. Dahil, sa bagay, Siyempre, kararating ka, dadaan lang natin sa pandemya. Okay. Kaya ano, hindi pa naman siya nagpo-problema. Pero pagdating ng summer, palagay ko, problema. Yun. Mga sa akala ho ninyo, Mayor Byron, mga gaano katagal yan bago maging normalize ang Puerto Princesa? Kung kami lang ang gagalaw dito, walang external na tulong, palagay ko kung 6 na buwan din namin kayang ibalik. Hindi nyo kaya? Kaya ano, kailangan talaga ng suporta kasi ano, massive yung destruction. Kabayan, hindi kami binabagyo ever since, wala kaming bagyo. Kaya dito. Nga, ngayon ko na nangyari ito. Ang alam ko, dumadaan ng Palawan pero daan lang, ganun, papunta ng West Philippine Sea. Northwest, doon sa dulo ng Palawan, ang Puro, Bulyon, Kalmian. Doon sa dulo. Yan yung mga tinatamaan. Pero ngayon, Puerto Princesa. First time na nangyari ito. Okay. Sabi nga ng mga matatanda, ultimo yung mga punong kahoy natin, hindi sanay sa bagyo, nagkakandapali na ano. Sa lakas? Hindi sanay sa bagyo talaga. Oo. Hindi sanay sa malakas na hangin. Ano nga yung number one problema pa rin ninyo, pagkain at saka tubig? Tubig, nagagawa namin ng remedyo. Paraan, okay. Yung pagkain, nagagawa din namin ng remedyo, pero siyempre makakatulong yun. Oo. Ang problema namin malaki, yung livelihood ng mga tao, tsaka yung bahay nila, kung paano maibalik. Housing and livelihood. Yes, yung housing. Kasi wala silang farm, hindi rin sila makapan dahil yung affected talaga. Opo. Yung mga nyog, nagtumbahan. Yung nga, kita ko namin sa video. Crops nila, tumbahan. Ganon. Oy. Ang farmers namin, hard hit dito sa Puerto Princesa. Although hindi kami a major farming community, farming city, pero sizable din. Mga 600 hectares yung rice farm na nasira. Tapos mga 600 hectares yung mga gulayan na nasira. Okay. Opo. Sige po, Mayor. Follow up ulit kami, ha? Sige. Pakilala. Thank you, Mayor. Maraming salamat. Happy New Year po. Ingat po. Ay, Happy New Year din sa inyo. Si Mayor Lucilo Byron ng Puerto Princesa City. Oras po natin, 7 minuto na lamang bago magikasyam. Ang sumbungan ng bayan, Kabayang Noli de Castro. Kapamilya, may trabaho ka na ba? Magtulungan tayong maabot ang dream job mo sa Pinas man o sa abroad. Katuwang lang bawat manggagawang Pilipino. We bring them mga good news. Balit at impormasyon kaugnay sa manggagawang Pilipino. On time na darating sa iyo. Ano yung i-expect natin pagdating nga po sa ating kabuhayan? Paano tayo matutulungan? Yan ang balita na inaabangan ng marami. Hatid ng ating mga kaobrero na sina Danny Buenafe. Tumadami na rin yung mga nag-a-apply kasi tingin ko, gusto ko na talagang bumalik sa normal at Rica Lazo. Yung kanilang daily minimum wage, kung pwede itaas, talagang malaking tulong yan. Good job! Tuwing Linggo, alas 9 sa nag-iisang Teleradyo.
Saktong celebration tayo, kapamilya! Dahil sa ating anniversary, pabilisan tayo sa pagsagot sa question! Walang ma-eliminate sa paglahok dito. Saktong pang-umagahan. Okay, mag-ready na! Para malaman po ninyo ang mga paghahanda na dapat niyong gawin para sa ating kaunting kasiyahan dito sa Saktong. Lahat ng kapamilya nationwide ay pwedeng sumali! Sa oras ng programang Sakto, mag-log on sa joinnow.ph/sakto o iscan ang QR code na makikita sa inyong screen. Pabilisan tayong sumagot sa multiple choice questions. Sa makasasagot ng tama, ang inyong assigned player number pagka-log on ang aming ia-anunsyo sa programa. May regalong naghihintay sa inyong mga kapamilya. Kaya sumagot na sa mga question ng Sakto. Dito lang sa nag-iisang Dele Radio. Promo runs from October 29 to December 31, 2021 as per DTI Fair Trade Permit Number FTEB129969 Series of 2021. Kasama sa lahat ng panahon. Malaking bagay. Dito nakasalalay ang hinaharap ng ating bansa. Marami rin tayo mabibigay ng mga trabaho. Makakabangon po tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya bigyan ng serbisyo. Magpulong talaga sa kanya. Malaking saludo. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at serbisyo publiko sa bawat kapamilya. Kapangyarihan ng mamamayan. Balita at talakayan. O mamaya, ang bisita ni ng on the spot ay si Senator Ping Lacson. Ayos yan. Pakinggan nyo. Mamaya naman, o mga ito naman, sa ating kabayan servisyong panalo, KSP, si Marilyn Quiñones. Humingi po ng tulong. Ito'y sa ating kabayber. Marilyn, Miss Marilyn, good morning. Good morning po. Ilang taong ka na, Marilyn? 61 po. 61. May pamilya kayo, siyempre. Meron po. Matatanda na po. Matatanda na rin. Ay, kayo pala ay okay. Diabetic, kaya naputulang kayo ng binti. Kaliwa o kanan? Kanan po. Ay, saan nyo nakuha yung diabetes o ninyo? Paano po namin yun eh? Parang lahi. Ah, lahi nyo. Opo. Oh. Ay, kayo may asawa ba o single kayo? Single po. Ay, single kayo? Opo. 61 years old? Opo. Ay, bakit po? Ay, sorry ah. Natawa din kayo ah. Ay, saan kayo nakatira ho? Ating lupa po. Sino hong tinitira nyo? Kapatid ko lang po. Oo, ilan ho kayo magkakapatid? Po, kaya lang po namatay po na yung iba sa diabetes. Ay, diabetes din, diabetic din, ayun. Po. Ay, hindi baga kayo nag-iingat? Ay, yung pala may mana nyo sa pamilya. Ay, hindi kayo nag-iingat? Nag-iingat din po, kaya lang po talagang siguro po. Hello? Hello, hello, nawawala-wala ho kayo? Hello? Ayan, yan. Yung putol ho ng inyong paa ay lampas sa tuhod o hindi naman lampas sa tuhod, ano? Sa babaho ng tuhod. Hello? Miss Quiñones? Oo. Sa baba, baba ng tuhod ang putol. Hello? Tinatanong ho natin kasi si Doc Penny Robredo Bundok ay nakikinigo at gusto niyang i-assess yung kalagayan no, ni Miss Marilyn Quiñones. Anyway, Ramir, ha, tulungan natin na makarating sa UARM College of Medicine. So ngayon nasa Muntinlupa siya. Okay, para ma-refer natin kay Doc Penny Robredo. Ngayon pa lamang ay nagpapasalamat ng takot kay Dr. Penny Robredo Bundok. Maraming salamat din po sa mga Physicians for Peace Philippines, Rotary Club Makati West, UPPGH at UARM Philippines School of Prosthetics. Oh, salamat po ha, ang aming Viber number 0917-187-1949. Ang tabayanan po, ikaw ang on the spot. At ang kanilang panauhin, walang iba kundi si Senator Pampilo Ping, hindi lechon ha, Ping Lacson. Abangan po ninyo. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iiwan muna ng isang magandang umaga, bayan! At syempre pa ang ating sigaw araw-araw,
I love you, kabayan! I love you! I love you, kabayan. I love you. Ang gusto ko lang na walang reklamo yung tao. Kasama sa lahat ng panahon. Malaking bagay. Dito nakasalalay ang hinaharap ng ating bansa. Marami rin tayo mabibigay ng mga trabaho. Makakabangon po tayo. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya bigyan ng serbisyo. Magpulong talaga sa kanya. Malaking saludo. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at serbisyo publiko sa bawat kapamilya. We are great.